nagpasimulan ang pag-angat ng lungsod ng Nabotas ang ating pinakamamahal na congressman, Congressman Toby Chanko! Siyempre, una na una natin babatiin, ito po, laging nagbibigay ho sa atin ng tulong sa AIX, ang ating Secretary of DSWD. Kaibigan po natin, kasabay kong naging congressman, kasabay ni January naging mayor, Secretary Rex Gatchalian. At siyempre po, ang susunod po ay pinsang buo po ng misis ko. No? Yan po, si Senadora, pinsang buo po yan ng misis ko, kaya pareho pong maganda. Oh, di ba? Tsaka last week lang po, no, isang linggo lang nahandito po siya sa sports complex, nabigay po siya ng scholarship sa 2,000 estudyante ng Nabotas Polytechnic College. Binigyan po ni Senadora ng 5,000 pesos scholarship bawat isa pong NPC student. So, Senadora Aimee, maraming salamat po. At syempre, ang ating panauhing pandangal, ang napakabait. Alam niyo, siya po lagi ang nagsasabi na gusto niyang bumalik dito. Nung una, kung tatandaan niyo, kampanyahan siya na Miri, sabi niya gusto ko doon. Ngayon po, pagkatapos ng kampanyahan, bumalik ulit siya dito. Namigay po ulit. Ngayon, pangatlong beses na po, siya rin po ang namili dito po sa lugar ninyo. Kaya mahal na mahal po kayo ni VP Inday Sara Duterte. So sa lahat po na ating panauhin, ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo pong pagbisita dito sa aming siyudad ng Nabotas at dito po sa Barangay Tangus North. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Congressman. At syempre ngayon naman pakinggan natin ang super ate ng Pilipinas, Senator Aimee Marco! Naman. Kumusta na kayo rito sa Barangay Tangus Norte? Ayan. Alam ba ninyo na dati-dati panayang punta ko rito, dumadaan dito sa Alamangan at amoy bagoong... enjoy po ako pagkat Ilocana ako eh. Alam mo naman, paborito namin, maalat lahat. Ayan. Kaya't bawal lahat ang super suki ng Nabotas, Vice President Inday Sara Duterte! Nakapag-asawa yan ng Ilocano, kaya palagay ko, mahilig masyado sa Alamang, ang bagoong na galing dito sa Nabotas at dito sa ating Barangay Tangus Norte. At tuwang-tuwa po ako dahil yung congressman po natin, si Toby eh narito at siya ay asawa ng aking pinsan, kaya feel at home po ako dito higit sa lahat, kasi tulad ng lahat ng mga pinakasalan ng aking mga pinsan, kamag-atid, siya din ay under the saya, tama ba? Admitido, ganun talaga ang buhay. Si Secretary Rex Gatchalian, DSWT. Nako ha. Tapos ang ating minamahal na Mayor John Ray Chanko. Ang tanong, mamili kayo, sino ang pinakagwapo? Itaas, palakpakan, Secretary Rex Gatchalian, Congressman Toby Chanko. Mayor John Ray Chanko. Ay, mga sip-sip, bakit yung mayor ang pinalakpakan? Obvious, ano, secretary? Halata kung sino yung mayor. Pero tuwan-tuwa ako na makapiling kayong lahat kasama ng ating COP, Mario Cortez, ang kapitan natin, Gigi Limbaro. Asan ka na? May kalabang ka? Ilan? Pangit? Pangit daw. Huwag na ninyo iboto. Sabay ganun, ano? Wala, magpasalamat kayo sa akin kasi wala na akong ginawa kundi mag-extend ng mga term ng ating mga kapitan. Ayan, nung 2019, nang totoo, expired na yan.
2022 expired na ulit. Pinipilit ko na naman si Presidente Bongbo na i-extend na ulit. Sabi ni Bongbo, abuso ka na, ikatlo na yan. Kaya tuloy ang eleksyon sa October sa Undas. Ayan, pumapalakpak. Bakit? Mayor, bakit dito sa Nabotas love nila yung eleksyon? Parang may Marites pag-eleksyon. Kayo ha? Pero maraming salamat at dahil sa ating Vice President, meron tayong 500 food pack, 500 na laruan, 500 na school bag na may lamang supplies, at andyan ang Nutriban kasama ang champurado ng ating mga Nutriban mascot. Ayan. At nakapaglaro na ba kayo ng paandar? Ay, may paandar. Sino nanalo? May nanalo na? May jackpot na? Okay. Mabuhay ang mahal na Botas. Mabuhay kayong lahat. Manalo tayong lahat sa ating barangay election, sa ating pinamimigay, higit sa lahat kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon naman ang pinakahihintay nating lahat, sabay-sabay nating palakpakan ang Vice Presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Maraming salamat. Please take your seats. Maraming salamat. Mayong buntag sa inyong tanan. Unahin ko muna ang aking mga pagbati sa atin pong Mayor John Ray, sa atin pong Congressman Toby Chanco, sa atin pong Secretary ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian, sa atin pong kasama, si Senator Amy Marcos, sa atin pong Barangay Captain, at sa ating mga iba pang lokal na opisyal sa barangay. At dito sa inyo sa Nabotas, nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil nagtulong-tulong po sila para magawa natin ang ating maliit na pagsama-sama ngayong umaga na ito para po makapagbigay ng mga regalo sa inyo dito sa Nabotas. Unang-una po, ulitin ko, noong nakaraang taon, nagpasalamat na po ako, pero ulitin ko yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo sa akin noong nakaraang eleksyon. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan namin dito sa Nabotas. Yung iba po sa inyo, nakaalala na nandito po kami noon para mangampanya sa inyo. Nung nakaraang taon naman, yung aking kaibigan, yung nanay niya, ay nag-birthday. Sabi niya, gusto naming magpa-birthday sa iba't ibang komunidad sa ating bansa. Kaya isa yung Nabotas. Sabi ko sa kanya, doon sa Nabotas, marami doon ang magiging happy-happy kapag magpa-birthday ka. Kaya bumalik kami noong nakaraang taon para mag-celebrate ng birthday ng nanay niya. Andito na naman kami ulit dahil birthday na naman ng nanay niya. So sabi ko, doon pa rin tayo sa Nabotas dahil marami pang gustong mag-celebrate ng birthday doon sa kanilang lugar. Pangalawa po ang aking pagpapaalala sa inyo. Kasi Bisaya din eh. Kasabot. Daghan kayo mo o bata din eh ba? Kung papasok ako, ang dami-daming bata. Mahalaga po, unang-unang pagpapaalala ko sa mga magulang, kailangan niyo po ang pagpaplano ng inyong pamilya. Pagpaplano ng inyong pag-anak. Dahil po, merong koneksyon ang dami ng anak at kahirapan. Dahil po, pag madami ang anak natin, konti lang yung kita natin, minsan wala tayong trabaho, ay, ang nangyayari, hindi natin napapag-aral yung mga anak natin at paulit-ulit yung kahirapan sa ating mga pamilya dahil hindi natin napagtapos
ng pag-aaral yung ating mga anak. Kaya napakahalaga po na yung mga magulang ay meron silang pagpaplano sa kanilang pag-anak at pagpaplano para sa kanilang pamilya. Pangalawa po, nakita ko kanina, ang dami-daming bata, tinatanong ko sila kung sila ba ay pumapasok sa paaralan o nag-aaral. Mahalaga po na tayong mga magulang ay ulit-ulitin natin araw-araw sa ating mga anak ang pagpapaabot sa kanila at pagpapaintindi sa kanila sa kahalagahan ng edukasyon. Yan po ang magpapabago sa kanilang buhay. Yan po ang tutulong sa kanila at sa mga apo ninyo, sa mga susunod ninyo na mga, sa mga anak nila, ang magpapabago at magpapabago ng kanilang buhay. Yan po ang dalawa kong paalala. Unang-una, kailangan natin magplano para sa ating pamilya. Pangalawa, kailangan paulit-ulit natin ipaintindi sa ating mga anak na kailangan nilang pumasok sa paaralan at magtapos ng pag-aaral. Napakaswerte niyo po dahil dito sa Navotas, meron kayong sarili ninyong college. So, ibig sabihin po, libre na ang pagpasok nila sa mga public schools at merong libre na rin na kolehiyo o college dito sa inyo sa Navotas. So, wala po tayong rason na sasabihin natin na ang ating mga anak ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ang pangatlong at huling pagpapaalala ko po sa inyo ay ang ating paghahanda para sa ating bukas at susunod na taon. Marami pong nangyayari sa iba't ibang lugar sa daigdig na nakakaapekto po sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga gera. Yan pong mga gera sa iba't ibang lugar, nakakaapekto po yan dahil yung mga produkto na inaangkat natin sa labas, papasok dito sa loob ng ating bansa ay nagmamahal ang presyo. Kaya napakahalaga po na paghandaan natin ang mga susunod na buwan at ang susunod na taon sa ating pamilya at paniguraduhin natin. Unang-una, may pagkain ng pamilya natin at nag-aaral yung mga anak natin. So yan po ang maikli kong paalala sa aking mga kaibigan dito sa Navotas. Masaya ako na nakabalik kami dito sa inyong lugar at nagpapasalamat kami sa inyong pagtanggap sa amin dito ngayong umaga na ito. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Ayan, photo-ops lang po tayo with our guests and visitors. And syempre kasama ang ating local government officials. Ayan, photo-op po na tayo with the crowd. A smile kay Jenna, smile! Yep, ayan. Tayo po yung mga nasa likod. Ayan, kayo mga tayo. Tayo po kayo para maging ba. Kasama po nila VP Sara po kayo at saka nila Senator Amy. Ayan, ayusin lang po natin.